Happy, happy Wednesday, everyone! Mga babae, naku, magkakausap na naman tayo para ilabas natin ang ating mga puso at isipan sa programang Usapang Babae. Ito po si Felita Peralta Uy, na lagi niyong pagsipahan dito, kakwentuhan at syempre ang inyong kakampi. For all the mothers, for all the daughters, sa mga kumare, sa mga tita, sa mga nag-aaral ng mga bata ngayon, tayo magsama-sama para pag-usapan natin ang mga issues ng mga kababaihan na dito natin lahat mailalabas yan. At sana naging magandang inyong umaga because it's a beautiful, beautiful morning today. At hindi ako nag-iisa, kahit usapang babae ito, ay may kasama akong lalaki. Dahil ang topic ko ngayon ay Tolitz. Why? Hindi ko nasasabihin ko eh. Oo, si Tolitz kasi can relate to this. Not really. Why can't you move on? Yes. Ako daw talaga, idol talaga. Bakit ang mga babae ay hindi maka-move on, Tolitz? Lahat ng mga babae ba? Karamihan ba? Majority ba sa mga babae hindi nakaka-move on? Or you are just trying to pretend na hindi kayo nakaka-move on? Alam mo, sa tingin ko niya kasalanan nyo kasi kaya hindi maka-move on. This is really fun. You know why? Kasi ano to eh. Ano? Kanya-kanyang claim to eh. Hindi, huwag kang magalap ang kapi sa likod. Ay nako mga listeners and viewers, I'm alone here na babae at mga kasama ko sa booth, puro lalaki. Huwag kang mag-alala. I can handle this. I'm with you. You're with me. Yes, yes. Okay, you will answer my questions, huh? Straight. I'll try. Siguro sabi mo, oh my gosh, ngayon ko pa nakausap to si Felita. Nasaan ba siya? Si Tony. Sa radio pa. Si Tony po kasi no, sa ating mga listeners, si Tony po ay nagpamasama po ang pakiramdam. So hindi po siya pwede ngayon. At alam niyo naman yung mga topics namin, pinagbibigyan namin lahat ang gusto niyo. So kahit biglaan, tinatackle natin. So dahil ang topic ay why can't a woman move on from a relationship, kailangan ko ng lalaki para lahat ng sasabihin natin ay meron namang taga-depensa. Di ba, Tolitz? I'll try to make a defense. Pero sabi niya, nakadepende pa rin yan sa mga reasons ng mga babae. Bakit? Siguro it's a matter of choice, you know, for me. You know, for me. Okay. Gusto mo, umpisa ako na. Sige! Okay. Sige ba? Why can't a woman move on? Bakit nga ba? Siguro dahil may ginawa ang mga lalaki sa kanila na ang hirap makalimutan. Like for example, kung bumagsak ang pagkatao mo, niloko ka, bumagsak self-esteem mo, paano makakalimutan isang taong medyo may ginawang ganun, di ba? Ba't puro negative? Oh. Ano ba to? Ano ba tong ginawa na to? Positive, in a positive way, or in a negative way? Oh, kita mo? Kita mo? Oh. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya hindi makamove on ng mga babae. Tira mo, naniisi ka pa. Hindi na nga makamove on. Umiiyak na galit ka pa. Kasi, oh, ang mga ayan, lalaki. Ayan, ang mga lalaki kasi kami, we are... Sagutin mo muna yung tanong ko. Tama o mali na meron kasi kayong ginawang pwede. Mali. Tama, hindi tama yan. O, yun naman pala. So, anong inaano mo? Ang anong ina-argue mo? Pwede kasi na in a positive way may ginawa. Oh, ano? Na parang, oh, hindi ko siya makalimutan dahil super siya. Mga ganun bagay. Sa positibong... Diba, aspeto? Diba, madali makalimutan nyo, maraming ganun. Hindi eh. Extraordinary. Extraordinary kami. We always claim that. Really? Oo. Oh! Okay. Diba? Magaling. Oh, teka, sandali. Halika po ka dito. Si Sir Bombi po. Namin, ha? Yung station manager namin. Sabi ni Sir Bombi kasi daw magaling. Magmahal. Girls, can you please come over to the studio? They are all over me now. Sabi ko na station manager namin. Kasi magaling. Na si Mr. Bombi. Sabi po niya, kaya daw hindi makalimot dahil magaling. Alam ko na kung ano yung magaling. Magaling saan? Magaling kasi kayo manloko kaya hindi kayo makalimot. Hindi rin. Ano? Aminin mo sa buhay mo. Misa may isa. Ayoko aminin. Girls are really into denial talaga. Oo, oh, laging ganyan yan eh. Oo, oh, mga babae, lagi nasa denial stage yan. You are crying simply because of one factor. What? Nasasaktan kayo. Because of two factors. Oh, what are the two factors? Nasaktan, nahihirapan, at nahihirapan kasi nagmamahal pa rin. Given nga yun. Oo nga. Pero still nga, sinasabi ko, kaya hindi makalimot ang mga babae dahil po the way nyo silang trinato, the breakup, hindi maganda. Ah, hindi graceful yung exit.
Ika nga. Oo, oh, ano, paano magiging graceful? Niloko mo nga, graceful pa. Bakit? Lang sabi sa thank you. Hindi, bakit niloloko? Kailangan niloloko ng lalaki ba para maghiwalay? Hindi ba pwedeng naghiwalay dahil niloko ng babae? Ano? Hindi ba? Pwede. Bakit? Bakit sa isang relasyon, tuwing naghihiwalay, nagkakaroon ng breakup, lagi may kasalanan lalaki? Dahil kami mga babae, dapat lang minamahal, tsaka iniintindi, yun, it's a fact. Wait, yan ang ginagawa namin. Kapag nag-give up ang lalaki sa babae, sasabihin hindi na kayo lalaki. Ganun yun. Di ba? Yan ang ginagawa namin. Ano? Ayaw nyo lang tagapin sa sarili nyo na ibinigay namin ng effort. Ibinigay namin ng lahat. That's why, hindi nyo kami makalimutan. May tatanong ako sa'yo. Huwag lang mat, please. May tatanong ako sa'yo. Nakananas ka na ba na nakipag-break sa'yo ang babae dahil niloko ka? Oo naman. Niloko ka as in sabay, as in overlapping. Ganito kasi yan. Like nahuli ka in a bar, nahuli mo siya in a bar. Hindi pa naman. O hindi naman pala, hindi mo naranasan. Pero inamin sa akin, kasi kapag nakipag-break ang babae, ganito kasi yan. Kapag ang babae ang loko, hindi babae ang makikipag-break. Yung lalaki ang makikipag-break. Ano? Diba? Ako kay ulat? Kapag babae ang loko, kasi sabi mo, nakaranas ka na ba na niloko ka ng babae at nakipag-break sa yung babae? Hindi. Ako nakipag-break sa babae dahil siya naloko. Oh, alam ka naman siya pa. Diba? Oh, so, hindi, naman yun. Hindi pa naman ako nakaranas na ikaw na nga naloko, ikaw pa nakipag-break sa akin. Hello? Diba? Dahil niloko mo ako, break na tayo! Alam mo, Tolis, kung naranasan mo yun, talagang lilibre kita ang dinag. Kawawa ka naranasan naman. Naranasan mo yun, promise. Hindi ka naka-move on. In time. Umpisa ako dyan. Sandali. Gusto ko yun. Bakit ako dito sa hot seat na to? Hindi, dyan ka. Ay, last week ng November, si Sir Bombi kailangan mapaupo ko dito. Marami actually, akong kailangan tanong. Actually, he's very willing to sit down eh. No, you should. Oo. Ang lulupit niyo, girls. Anyway, teka, may mga nagte-text sa akin na. Babasahin ko ngayon na. Girls, sandali. Right. Sandali. I'm sure the girls will defend me here. Abang-awa na sa akin sila by now. Hindi girl talk to, battle of the sexes ang mangyayari dito. Baka after ng anon to, hindi na makarecover sa mga sinabi mo. Kasalanan ko na lahat. To. Hindi kasi ang mga babae kasi. Eto. Miss Pelita, tama po kayo. Talagang may mga lalaki na pag iniwan ng babae, sobrang sakit. Ow. At hindi ka nasasaktan dahil mahal mo pa. Nasasaktan ka dahil busit na busit ka. Yan ay ayon sa kanya. Ano? Kasi kami, iniiwan namin ang isang hindi babae. Hindi mahal kayo na bibwisit. Hindi, kami, grabe magmahal ang isang lalaki. Hindi lang namin inaamin yan sa harapan ng mga kababaihan. Bakit hindi inaamin? Pero once na magkakasama kami sa isang umpukan ng mga kalalaki, inaamin namin, uy, alam mo ba, mahal ko na si ganyan. Hindi nga. Hindi nyo lang dinidig, hindi nyo lang inaalam. Dapat, you should not talk to your boyfriend na sinabi, mahal mo ako. Hindi, talk to his friends. Sila na mas nakakaalam. Okay, may tatanong ako sa'yo. Wag lang yung friends na may gusto sa'yo, ha? Wag ka makipag-usap, magseselos kami. May tatanong ako sa'yo. Kunyari, nasasaktan kasi sa breakup. Okay. Di ba ang lalaki, egoistic yan? Ah, siyempre. Do you open right up to your friends? Of course. Do you say it na, you know, hindi ko siya makalimutan? Yes! Nahihirapan ako, umiiyak ako sa gabi? Sa mga lalaki lang. Kahit niloko ka ng girl? Yes! Kunyari, niloko ka na. Oh! Brinake ka. Iiyak ka sa friends mo? Yes! Or you will pretend na things are okay? Ang pretension kasi sa unang araw lang nangyayari yan. Katotohanan to. Huwag mo akong I'm staring at you. Okay. Sa unang araw lang yan. Sa unang araw lang yan yung pretension. Unang araw. Kunyari, wala. Okay lang sa akin yun. Pero second, pero lasing third, na lasing ka sa gabi. Second, third, fourth, fifth, hanggang mag-isang linggo, dalawang linggo. Unti-unti na akong lumalambot yan. Pare, namimiss ko siya. Mahal na mahal ko naman talaga. Really? Yes! Uy, sweet pala niyo. Girls, may asawa hindi, ka na. Hindi, I'm not talking about... I-re-recommend kita. Me alone. Okay na ako. Okay na. Meron dito. Kukuha ka ang picture dito eh. Uy, tandali. Meron dito si Ana Ocampo. Uy, ang cute-cute magsalita nung guy na kausap mo. Parang ang dami niyang alam. Siguro masarap siya kasama. Gusto mo siya date? Yan ang sinasabi ko rito. Si Nestor, sinasabi ko na. Oy, sa usapang babaeng to, nagkakaroon kami ng mga pairing dito. Ah, ganun ba? Sa text pa lang, nagsagutan sila. I'm excluded, okay? Pwede yun. I'm excluded. Are you taken? Yes! Now? Yes. Alam ng girl? Oo naman. Hindi, baka hindi niya alam eh. Ba't ganun nila siya pag hindi mo alam? Oo, baka ikaw nang nagsabi. Ba't ka nasasaktan? Ha? Oh, so okay. Kasi nasabi mo, may mga lalaki na for a while,
you will pretend or na you will okay try to amin. Face it na parang it's alright. Yeah. So what do you do sa 2 weeks na yon? Do you cry in your house? Do you go out? Do you drink kasi a lot? We love to go out. And we love to roam around. Tapos kunyari ano lang, we mingle. Ganun kami lalaki. Nature ng lalaki yan eh. We mingle, tapos, but we do not play around. Mm-hmm. Sa mga unang araw. Huwag lang talaga tatagal ng mga isang buwan. Diyan na maghahanap kami ng cover up, you know? Like rebound. Exactly. When rebound. You say rebound, are these girls like for dating for a night? Na one night stand? Or you're looking for a rebound to be a girlfriend? Parang ganun. To let your ex know that you're still hot. Talagang hot? I'm still hot, I know. I'm still hot, I know that. Pero ganito yan. Pero ganito kasi yan. Kasi diba yun ang gusto nyo patunayan, diba? Pag nasaktan yung ego nyo, you want to it is show our pride. Diba? Yes, it is our you pride. Like to show the girl, look at me, I'm hot, and you know, the girls like me. So pero bihira kasi I can replace you within a week or something. Sabi lang yun. Ayun nga. Sinasabi lang ng nabibig namin yun, pero deep inside. Umuwi kami sa bahay, tapos once we're alone, we do cry, kasabay ng shower, yung mga ganun bagay. Talaga? Yeah, kasi kami mga lalaki. And you also listen to ano, to Senti music? Like, ah, hindi. Hindi kayo ganun? Oh, hindi kasi babae ganun. Siguro may mga ganun. Oo. Pero kasi ako, personally, sa akin, I do listen to rock music kasi gusto ko mawindang yung mundo ko. Bang! Yung mga ganun bagay. Kayo. Oo. Ang mga babae naman ang music nila, yung mga tipong gusto nila nakatingin sila sa window tapos tumuluha sila ng isang part. Oh, ganyan kayo. Mga kaartihan kasi alam nyo eh. Patelo na bela. Ba't ka ganyan ka? Oo. Diba? Kasi, alam mo, talaga mga lalaki magsalita. Ang sasakit. Oh, parang yung bato mo lang parang wala ka eh, no? Talaga, sige lang. Diba? Kasi diba, parang sakit-sakit na nga nararamdaman mo. Parang, okay, sige. Bukuha ka pa ng mga supporting factors na alam mo magpapaiyak lalo sa'yo. Siyempre. No, diba? Sis, ano bang gagawin ko? Alam mo kung bakit? Bakit? Because we're honest. No! We are honest, honest and we're sincere. Hindi kasi kami naman pretentious kami. We're not kami. Scared to show our on the first day feelings. Lang, sabi ko on the first day, 'di ba? Ano? Second day honest na uli kami. Ganun din honestly ganun kami. Oh, yung honestly mong yan tuloy natin mamaya, magta-time check muna ako. Ang oras po natin ngayon ay 2:20 PM na po. This time check is brought to you by IQOO. Get cool with IQOO. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. RJ Bistro, home of rock and roll, presents Paparazzi Band. Tonight, at the Dusitani Hotel, lower level. For inquiries and reservations, call 218-3326 or 0906-221-1524 or 0921-649-1447. This program is brought to you by Skin Perfection. Perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890, local 8021. All the ladies in the house! Oras na sa usapang babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk! Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk! You're walking down the street, don't forget your sex appeal. Even though you're wearing jeans, we're back. Nandito pa rin po tayo sa Usapang Babae. Ako po si Pelita Peralta. Uy, nakasama ko ngayon si Paulette. At ang pinag-uusapan nga ho namin ngayon ay bakit ba hindi maka-move on ang mga babae sa kanilang ex? Ayan. At kami kanina pang nag-aaway. Kita mo, kulit kakausap ko. Kanina pa kami nag-aaway. Oh, tunay natin yung honest mo mong yan. May kausap kasi ako sa phone. Oo. Kasi yung bago kami nag-break, we're talking about kunyari, pag nag-break at nasasaktan ng isang lalaki, ang sinasabi niya, parang nakikinig sila ng mga sounds na talagang halos sumasabog yung utak nila, ganyan. Ang kaiba ng babae, tayo nakikinig sa mga hurtful songs, painful songs, depressing songs. Diba? Gustong-gusto namin yung talagang give na give yung iyak. Yan. Bakit ganun? Ba't ganun yung babae? You know why? Because why? We want to express that tears already. But you can express like it listening me, to other I'm music, not the you know? Type na madaling mapaiyak. I need na push to cry. Bakit kailangan yung umiyak? Bakit kailangan yung alalahanin na ang sama-sama? Hindi ba pwedeng isipin na mas, yung isipin nyo yung mas magagandang ginawa sa inyo ng lalaki? Saka na yung mga after 3 months na pagmasaya na. Ganun ba yun? Naman, tuwalit naman. Kung medyo nasasaktan ka, may ginawa sa yung mali, iisipin mo ang bait niya.
Siyempre hindi, ang isipin mo, walang hayop na yun, demonyong yun. Ano nang isipin? Hindi, kasi sabi sa akin ng mga magulang ko, wow, anak, ang sweet niya. Ay, gano'n. Inoko ka na eh. Ang sabi kasi sa akin ng mga magulang ko, anak, maging mapagpatawad. Tsaka na yun, mga 6 months. So, aminin mo, sa mga babae, minsan talaga dumarating sa punto na kung bakit hindi nagkakabalikan, walang nagkakaroon ng pagkakaayos dahil sa mga babae. Hindi totoo yan. Kasi sabi mo after 3 months pa, hindi. Saan ka magpapatawa? Alam mo kung bakit? Bakit hindi nagbabalikan ang dalawang taong gusto pa siya't isa? Bakit? Dahil hindi kayo bumabalik. Bumabalik kami! Saan kami babalik na walang bumabalik? Ano ba? Ayaw nyo, pinagsasara nyo kami ng pinto, ayaw nyo mag-reply. Hindi totoo yan, ayaw ka nun. Tumatawag kami. Ang tao nagsasara ng pinto sa'yo at pinamagsak ka ng phone, ayaw ka nun. Tapos sasabihin, bakit nyo sasabihin sa amin? Ang babae, ito girl, sa umamin tayong lahat. Ano, binukuko na. Totoo yun, pag gusto pa yung guy, you're still waiting for the guy to text you at least. So bakit di kayo mag-reply? Ba't bitter ka ba? Sino ba yung... In behalf of those men! Sino ba yung ayaw na yun? In behalf of those men! No, alam mo ba't hindi kaya kagad nagre-reply ang girls? Kagad? 2 araw? Oo, kasi naman tagal nyo din siya na sinaktan eh. Siyempre sabi nila, I want my value first. But if you love the guy... Diyos ko naman, alam naman sinaktan saktan ka na. Pagbuka ka ng tanga, pag-text sa'yo, how are you? Sagot ka naman kagad. Here I am crying because I'm thinking about you. I cannot live without you. Ganun na te-text. Gusto mo yun? Ganito yung kasi, into retaliation pala kayo eh. Siyempre. Sa isang relationship kasi... Oy, kung may pride kayo, may pride din kami. I do believe in this. Parang isang pasahero yan eh. Na parang kung kailan nakaalis na yung bus, saka hahabol at magkakakaway. Diba? Saka ka pupunta sa terminal kung kailan nakaalis na yung bus, alam mo naman yung schedule. Kumbaga, ano gusto mo? Parang ganito. Ay, my gosh, baka mawala siya sa buhay ko. Habunin kayo. Kami maghahabol. Isang malaking question. Kabawasan ba sa personalidad at personality ng isang babae kung aaminin mo? Mahal mo naman siya dati. Pwede namang aminin ng babae yan pag bumalik na kayo. Bakit naman sa amin na iniwan mo na nga? Kailan isang buwan? Ano? Bumalik ka bukas. Magbalik kayo ngayon ng umaga. Bumalik ka ng tanghali. Babalikan ka. That's what I'm talking about. Ang point, hindi kayo bumabalik. Ano gusto mong gawin ng babae? Bumabalik nga. Ang part na lang pagbalik namin. Kami ang kumatok, tapos saram mo ng pinto. Di kawawa naman, di ba? Ay, hindi. Pero bago yan. Nakalimutan na natin. May conviction na lang. Sandali lang. Ikaw, listen to me. Okay. Listen. Alright. Dahil sa pagmamahal ng A-Tri Media Broadcasting Network, sa inyong mga support sa amin, kahit 2... Magta-second month pa lang tayo, no? Pangalawang buwan pa lang ho namin sa DZRJ 8 a.m. Eto na. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 8 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text ng inyong greetings o mensahe sa 0917, siguraduhin kayo yung number, 0917-798-8910. Ulitin ko ha. 0917-798-8910. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Wow! Hindi tayo pwede sumali daw, sabi ni Kuya. Pag nagregalo ba ako sa babae niyan, babalikan na ako? Lagyan mo rin ng computer. Oo. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino, handog sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network. Ulitin ko yung number, 0917-798-8910. Pag nag-text po kayo dyan, kasali na kayo sa contest, nakapag-participate pa kayo sa usapan namin ngayon. Exactly. Okay, game. Ano yung pinag-usapan natin? Sino ba dapat bumalik? Sige, game. Okay, dapat siguro bumalik. Kung sino yung mas nakakaramdam ng urge. May urge ko pag nalalaman. Diba? Hindi kasi... ang pangit pakinggan ng urge. Parang pag-urge doon. Let me rephrase that. Pangit eh, no? Let me rephrase that. I have urges. That's why I'm calling you now. Yun ang gusto mo sabihin sa girl. Ano, diba? May parang sa akin, parang kagustuhan. Yan, Tagalogin natin. Kagustuhan na ipagpatuloy yung pagmamahalan. Dapat kasi, hindi tanong dito kung... Oy, lalaki ka, ikaw dapat na bumalik kasi ikaw yung masculine, ikaw dapat yung malakas, dapat ikaw yung mag-umpisa ng move. No! Kasi hindi naman kabawasan sa isang personalidad, sa personality ng isang tao, if you're feeling the way na, oy, kailangan ko siya, mahal ko siya. Kapag babae ang nakaramdam nun, you should be the one who do the initiative. Kapag bumalik ang babae, ang iisipin mo na,
siya ang mas may kailangan sa akin. Ako hindi, ganun ako mag-isip. Oh. Ay, iniisip ko ganito. Eh, kakasabi mo lang kanina kung sino ang mas... nakakaramdam. Nakakaramdam, mas eh. May mas. Oh. Siya ang gumawa na ng way. Oh. So, ibig sabihin, uh-huh, pag kaming mga babae ay bumalik sa lalaki na nauna kami, uh-huh, it's already understood, mm-hmm, na mas hindi namin kayang mawala kayo. Hindi ganun. Yung sinasabi mo doon. Hindi ganun. Ibig sabihin... Kaya ayaw namin bumalik. Ibig sabihin nun, mas may load ka. May load ka pa dyan. Anong mas may load? And I mean, ibig sabihin sa akin, honestly, siyempre, in behalf of those men na hindi makapagsalita ng bagay na ganito. Diba, sir mo, boy? Oo. Diba, ibig sabihin. Kapag ayaw umamin. Kapag ikaw, kasi minsan, aminin na natin ang katotohanan. Aminin na natin, ito yung totoo. Eh. Correct me if I'm wrong. Pero, kaya umiiyak ang isang babae, may kasamang panghihinayang. Tama, mali? May kasamang panghihinayang. I think it's more of the hurt. See, pero nanghihinayang. That's yung why you're crying. Yung nangyari. Exactly. So, ibig sabihin, kung meron pang... Hindi ibig sabihin nanghihinayang ka sa isang taong nandoko sa'yo. Gusto mo pa. Kaya lang, separation anxiety kasi yun. Nature ng tao yun. May separa- I think it's not nanghihinayang ka. It's ang alam mo, totoong problema, kaya hindi makarecover agad. Bakit? Separation anxiety. Kasi hindi pa niya tinatanggap. First move at first stage is acceptance. Tama? Oo. See? Not only that, a separation anxiety is like, every day you're talking to this person. Mm-hmm. Just imagine yourself seeing a person or talking bilang to this detached person every day. Bilang wala na. Suddenly, pack, wala na. O, see? It's, di ba, parang aso nga, namimiss mo. Di ba, katulong nyo nga pag nawala sa bahay nyo, hinahanap mo. Ito nga, di ko maintindihan sa tao. Ganun yun. Ito, sanay kayo kumakain sabay. And then, you will see pa your favorite food. O, like, see? You'll go to this place. Na, oh my gosh, ba't ako dumaan dito? Eh, doon kayo kumakain. From there, from you there. Know, all those things, the separation anxiety. That's from that phrase, from that phrase. Parang, okay, see, naisip mo naman pala yun eh. So, you're feeling something out of that crying time na, di ba? Mm. Parang, bakit hindi na lang instead na ikaw ay mag-uumiyak at ikaw ay masyadong i-feel yung grief or yung separation ninyo, yung anxiety whatsoever. May ganun na. Bakit hindi na lang isang, di ba, hindi naman kabawasan sa pagkatao na sabihin, huy, namimiss kita. Kung kaya pa nating maiayos, let's talk. Uh-huh. Kung hindi man makakuha ng first move mula doon sa guy. And I know, the guy is really thinking kung kailan ba yung tamang timing para gawin din niya yung alam first kung move. Bakit? Kahit naman nasasaktan ng babae, nag-iisip din. Like kunyari, alam mo na, kasi babalik lang ang isang babae, I tell you babalik lang ang isang babae pag sure siya na gusto mo pa siya. Ah, para may assurance. Oo, hindi security siya babalik. Oo, kunyari, sabihin nung guy, nag-break kayo. Kunyari, nakapag-break ka. Mm. At sinabi mo, anytime that you want me back, I'm waiting for you. Assurance yun sa girl. So, babalik yan. Pag eh, paano nga? Pero kung hindi mo nasabi yon at masama yung breakup nyo, wala na. Ang iisipin ng girl, siyempre ayaw mo na siya. Parang gano'n. So, paano siya babalik with confidence? Ah. Kasi may chance, ma-reject siya eh. Na parang, I don't know. Di ba ang lalaki is alam na pursue kayo? Nakadepende siguro. Nakadepende kung sino nakapag-break. Oo, kaya nga. Pero dapat sabihin ng lalaki yon. Say it na, just in case you still love me and you want me back, I'll be waiting for you. Okay. Ibig sabihin, you just open the door wide na I'm just waiting here. Even the window. I will leave diba? It open. Pag alam ng babae yun, babalik yun. Walang kaisip-isip. Kaya siya nag-iisip, babalik ba ako? Hindi. Kasi hindi siya sure kung ito bang lalaking ito ay tatanggapin pa ako. Ah, okay. Nakuha parang mo, she's not seeing the future din. Nakasama rin yung lalaki yun. Nakasama pa siya. Hindi. Ang ibig ko sabihin, like kunya, nag-break tayo. Hindi siya mapapahiya. Oo, hindi siya mapapahiya. Kasi hindi. Kahit babae nakapag-break sa'yo o ikaw, sabi, kung sinabi ng lalaki, anytime you want me back, I'm waiting for you, babalik ang babae without second thoughts. Dahil alam niya, we-welcome mo siya. Pero hanggang kailan kami maghihintay kung kami ang lalaki? Bakit nga kayo naghihintay? Pati ka bumalik. Bakit hinintay mo yung babaeng bumalik? Pati hindi ikaw? Lalaki ka naman. Pursuer kayo, di ba? Eh, syempre, kayo yan, di ba? Oh. From the root word, lalaki. Ano? The root, ano? Sige, anong from root the root word, lalaki. Ano ang root word ng lalaki? Eh, kami nauna sa mundong ito. Di ba? Ngayon. Di ba? It is our pride to be more, tawag doon, ang tawag sa ganun? Ano? Sige, tuloy mo, tuloy mo. To be more composed. Kailangan may pagpipigil with, aminin na natin, mali. Sa ating kultura nakalakhan at sa ating sistemang kinagisna na parang, okay, kasi porke ba lalaki, hindi ka bababa. Eh, ganun eh. Ganun ang nature ng kinalakhan natin eh. Na minsan, pero pagdating sa relasyon, sino ba dapat magdala, babae o lalaki? Both.
Oo nga, pero sinong more? Babae. Babae? Oo. Lalaki. Babae. Lalaki. Babae! Eh, kaya nga tinatawag kayong head of the house. Gusto niyo katawagin kayong the head. The one who leads. Tapos ngayon sasabihin mo, babae? Kabila yung nag-iisip ng mga bagay-bagay na kung paano magiging maayos. Pero dapat nagpapalakad ng mga naiisip namin kung paano magiging maayos is mga babae. Hmm. See? Na parang, okay, we are the idea. Ah. Okay, yung taga. Ah. Pagsagawa ng idea. Kumbaga, okay. Taga-pagpatubad. Kumbaga, sa profesyon, kami yung tagagawa ng batas. Oh. Kayo yung taga-pagpatubad ng batas. Oh. O eto, like sabi ni Rosalie, bumalik ako sa boyfriend ko before nag-break kami. Akala ko, gusto pa niya ako. Ang sabi niya sa akin, sorry, mas magandang ganito na lang tayo. Mm. Oh, hindi ako ganun. Kami ni Sir Bombi, hindi kami ganyan. Oh, yan, yan ang sinasabi ko. Sino yung boyfriend mo at kakausapin na? Rosalie! Sino yung ex-boyfriend mo? Naka-move on ka na. Nakakasira siya sa mga pangalan namin mga lalaki. Oh, ayan pa isang reason. Paano makaka-move on ng isang babae? He does not belong to us. Na parang, ano tawag dito? Na parang nasaktan ka na nga. And then, swinalo mo yung pride mo being a woman. Bumalik ka, and then you were rejected. Can you just imagine kung ano, kung gaano kalupit yon? And then, paano nga siya makaka-move on agad? Nung ginawa ng Diyos, na may mga tawalang puso, isa yung ex-boyfriend mo. Hindi. Di tatanong ako sa'yo. Ayan, gusto ko okay, yan. Okay. Kahit hindi mo gusto. Gusto mo kong pin down talaga. Pin down ko. Hindi, because it's very interesting. Sige. You said, like, okay, when the guy rejects a girl, parang, hindi ka namin kalig. Diba? Because male, sasabihin mo, parang, dapat bumalik siya. Kasi kami, member kami ng Justice League. Justice League. We give justice to other people. Saka Avengers. Yeah. Ngayon, paano kung talagang ayaw mo na? Lang lalaki? Yes. Ayaw ko na. Like yung sa boyfriend yan, sila sa niyang ex, binalikan niya, tapos ang sinabi sa kanya na ayaw ko na talaga. Ganito kasi yan ako, ganito na lang tayo. Anong, ikaw ba, you would rather be pretending? No. Kasi ganito yan. Kaya bumalik yung babae from the word na sinabi mo kanina, kasi siguro yung boyfriend, yung ex-boyfriend, he left the door open. See? That's why, nagtangkang bumalik yung babae. Uh-oh. Pero kung nakita rin kasi ng babae na door shut, wala na talaga, hindi na mag-tatry yun. Pero sa tingin ko, pagkasabi niya, parang bumalik siya. Bumalik na, yung babae. Kahit na hindi sinabi, I'll wait for you. Oh, well. Kasalanan na yun ng babae. Oh, di sinabi mo nang tama ako kanina na dapat sabihin muna ng lalaki na I'll be waiting for you. Oo. Pero sabi ko nga rin, dapat nag-i-initiate din ng babae. Okay, Bobby, 4 points na ako. Kumaan pa yung score. Pero totoo yan. Some other guys are like that. Na parang, hindi man sila vocal na, okay, sige, pag gusto mo bumalik ka sa akin. Pero hindi pala nila alam ng mga babae na wala na talagang pag-asa. So, once na nag-try sila bumalik, wala na. Mm-hmm. So, parang sakit-sakit. Siguro yung mga guys na ganun, na parang, they're really taking the girls for granted. Na parang, okay, sige, kung ano man yung gagawin mo, wala na akong pakialam sa'yo, dami naman dito. Ganun yung mga ganun, egoistic. And somehow, siguro, hindi sila nila iniisip na ibigay yung value nung isang babae, lalo nakarelasyon niya. Yeah. Kasi somehow, it's a respect para sa akin. Na parang, if you have this particular respect to this particular person na nakarelasyon mo dati, di ba parang laging bukas ang pinto. Laging nakabukas lang yan. Dapat ganun. Labas-masok na lagi yung chances. Di ba? Labas-masok lang. Pero yun yung tanong ko, yes or no lang. Mm. Kapag ang babae na ex mo bumalik sa'yo at ayaw mo na, ano sasabihin mo? We'll see. May will see kapag nalalaman naman. Kasi, ang lupit mo. Kagaya na sinabi ko nga, I will always keep the door open. Ay, Diyos ko. Kaya lalang hindi makarecover ang babae. Paano mag-move on? Mailangan kasi ako mamayang gabi. Baka magwala ako ng meet. Oh my gosh. Can you imagine? My gosh. Ano, totoo. Kaya sila hindi makamove on. One reason yan. Because tagay, hinang pa sila ng will see. Bakit ba kailangan lagi ang gayang hihintayin? Diba? Diyos ko. You have your own mind. You have your free will. Think of something. Na kailangan naman maparehas kayo, hindi mo kaya makalampas kayo doon sa yun ang pagpapasa sa inyo ng guy. Minsan, hindi kasalanan, nasaktan din ang nakarelasyon mong kalalakihan. Mm-hmm. Di ba? Gumawa ka ng move, para mas ma-realize nila ang worth mo. Kasi ang mga lalaki ganito kasi kami, hindi namin kayo mamahalin ng grabe unless hindi ka lumalaban.
Unless hindi ka lumalaban. In what way? Na pinaparealize mo sa amin na, hey, hindi ako dapat inaapakapakan lang, hindi ako dapat ginagaligilito yes, lang. Correct. Kapag hindi namin nakikita yon, mark me, mark I my word. I don't think may lalaki na ang gusto ng babae doormat. Mm. Diba? You don't want a doormat, you want a girlfriend or a wife, right? Exactly. Not a doormat. Diba? So, okay, so, sa discussion natin ito, nakita natin, no, yung isang mga reasons why can't you move on is one nga, pwedeng merong nagawa sa'yo na parang nanggigilait ka. Nanggagalaiti. Yeah, that's the term, nanggagagaliiti ka. So, parang yun yun eh, meron kang something nandun, nagigil ka, pwede ka baka move on. May question ako dyan. Oh. Kapag nagagalaiti ba kayo, yung mga babae ba, nag-iisip ng pagante, revenge, vengeance? You know the truth? Yeah. Maraming babaeng scorned. Ah, I see. Okay. Panahon pa ni Shakespeare, sinabi na yan. Talaga? A scorned woman, oh, you'll be very dangerous. And that really hurts. Oh, may mga scorned... Sa mga lalaki? Grabe ang scorned woman pag gumante. Terrible. The only goal that they have is to destroy you, for you not to be happy. Wow. Ganun yon. Yan yung mga babaeng makikita mo, parang sinira ka na sa buong barangay. From who now will on, call your friends. From now on, I will be very, very kind. Alam mo, eto ha. Boys. Gusto mong malaman ang tunay na karakter ng isang babae? Yeah, okay. Pag nag-break kayo. Mm. Doon mo malalaman. Alam mo kung bakit? Bakit? Doon mo malalaman kung paano niya tinitake. Mm. Kapag ang babae, nag-break kayo, na parang wala lang. Oo, na parang, hindi, pag yung babae, took it graciously, kahit nasaktan, okay. Na hindi ka composer sinira. Composer pa rin, compose. Mm-hmm. Yun, alam mo yung character niya, ganun siya. God. Pag ang babae, nakipag-break ka, or nag-break kayo, at walang ginawa kundi sirain ka, ito na yung mga babae, ayan na ang mga circle of friends mo, tinatawagan. God. Yan na yung sinisira ka, nakapost na sa Facebook niya ang mga story niyo na ganyan-ganyan, a man who cheats is ganyan yung pinariringgan ka. Then scorned woman yon. Nalaman mo na ganun siya. Buti na lang. At doon din pumapasok yung time na sasabihin namin sa sarili namin, buti na lang. Yes. Yes. Diba? Buti na lang hindi. Ay, boys, be careful about scorned women. You just don't know how they can hurt you. Destroy you. Question. Yes. Saan yes? ka doon? Ay, doon ako sa normal. Mga tanong, ano sabi ko? Doon ako sa ano? Okay. And ito, I'll be proud of this. Okay. I dare any man uh-huh. na naging part ng life ko who uh-huh. would say na sinira ako sila after wow. nagkahiwalay kami. Applause never. For you, Mabilis. Applause never. For you, applause. Saka ano, normal lang ako. Relax lang ako. Chill. The way I think, parang lalaki nga ako. Talaga? Oo, hindi ako yung typical na I will die. You know? Na parang bitter or something? Hindi, kasi lagi iniisa parang, oh, hindi kami nag-workout tapos ganito, pero baka kasi mas okay kaming friends. At ang ano mo, kawang may isip ko pa doon, oh my gosh, now I'm free. Ganon? Beneficial. Tama naman. You got your point. Oo, nakuha mo. Tama. Kasi suddenly, ang may isip ko doon, ganito. Parang, nung may boyfriend ako, hindi ako makalabas. Nagpapaalam ako. Parang may boss ako. Ganyan, di ba? Then suddenly, kahit sabihin mo, oy, nag-break kami, malungkot. Pero may isip mo bigla, oh my gosh, now I'm free. I got my Sometime in my life, parang ganyan ako dati. Girl. Oh, no. Sa lalaki na parang okay, sige, masyado kang possessive and everything na lakad, kailangan malaman. So, parang in realization, mm-mm. that's really wrong. Parang hindi pwedeng ganoon eh. Yeah. 'Di ba parang so kailangan mo talagang ayusin muna mm-mm. ang iyong sarili before you apply it to your girlfriend. So, okay, 'di ba? Meron na tayo. Okay, yung one point may nagawa sa'yo na hindi mo makalimutan. Yeah. Then second, na-reject ka pa. Yeah. Bumalik ka na nga, uh-huh. na-reject ka pa. Hindi uh-huh. ka talaga makaka-move on agad. Exactly. Siguro yung third, alam mo yun, ano yung mga things left unsaid. Yes. 'Di ba? Yung parang punto. Oo, 'di ba? Meron pa nakahang lang. Nakahang. Undiscussed. Sabig lang pak, nag-text lang kayo, nag-away kayo. Yan. Nag-init ang ulo nyo, mag-break na tayo, and then everything hanged. Oy, from there. Diba? So wala ka nang na-express, wala ka nang nasabi. So exactly. Mahirap makalimutan. Diba? Lalo na siguro from that phrase na parang, okay, nasa kwarto kayo. Alam nyo may problema may kayo. But you're not... may kwarto. Kwarto ninyo. Ninyo rin yun, ha? Hindi kwarto somewhere. Okay, parang, okay, you're trying kwarto to... Kwarto talaga. You're trying to raise the issue or yung case nyo. Yung hindi nyo pagkakaunawaan, but yung isa sa inyo is not entertaining it.
na parang natapos na lang yung away, pero hindi nyo alam at hindi nyo pinag-awayan. Alam nyo, you know what I mean? Correct. Diba parang okay? Nakainita ng ulo. Oo, nag-away. Nirace ko yung case, yung kaso na ito kasi ito. Pero hindi pinapansin ng isa hanggang sa matapos na lang, hindi pinag-usapan. Oo, hindi pinag-usapan. So, nakahang lang yun. So, pwedeng yun nakalagay yun, si Shelby yun eh. Yung parang kaya hindi ka makamove on, merong unsaid eh. Exactly. No? Merong nakahang na hindi mo na-express. Teka, may mga text tayo, basahin ko. Sige ha? Lang, sige lang. Dami niyan, malamang. Hi, Miss Palita and DJ Tollis. Nakikinig ako now. Please greet Gerardo Terrado ng Wasaga Taxi. Hey, Wasaga Taxi, Wasaga hello. Wasaga Taxi. Kamusta pa na yan? Iyo, amigo, amigo at amigo later. And then from Jenny ng May Kawayan, Bulacan. Uy, dumadami na sila. Si Jenny. Nakikinig po ako sa inyo habang hinihintay din ang programa ni Kuya Rodel ng Showbiz Galore. Nag-i-enjoy din talaga ako sa show niyo. Thank wow. you very much. Thank you. From Marvin S. Capili, hi po again mga ka-amiga, super beautiful Ma'am Palita and Miss Precious Tollits. Ako, naging teori. Precious na may precious ka na, no? Pakigreet ko na sana Hawaii po. Pakigreet daw ang kanyang kaibigan sigurong nasa Hawaii na si Miss Maricar Figueroa na manonood sa live streaming. Salamat po, God bless. Solid na solid listener. Hello, Marvin. Hello, Miss Maricar Figueroa ng Hawaii. Teka, ano po ba itsura ko? Diyos ko, may Ustream nga pala. Don't worry. You're beautiful. Thank you. Before. Ayun. So ikaw, sa tingin mo, anong pinakamahirap doon so far sa pinag-usapan natin na mahirap makamove on ng isang babae? Siguro. Yung left unsaid? Yung na-reject ka? O yung nanggigilait ka? Siguro, actually, lahat eh, sa akin. Mm-mm. Sa akin, lahat. Kasi once na merong unsaid, nanggagalaiti ka. Oo, tuloy-tuloy. Actually, it's a chain reaction eh. Oo. Diba? Tapos ano yung isa? Na-reject ka, bumalik ka, tapos sinabing, siguro ganito na lang tayo. Sa akin kasi, lagi parang yung nanggagalaiti, lagi yung result. Diba? Nakahang lang yung mga issue na hindi napag-usapan. Tapos, rejected. So, doon na pumapasok yung nagagalaite. Lahat sa mga naunang mga factors. So, parang lahat yan, nandun tayo kapag nakipaghiwalay tayo. So, that's sa tao siguro, if how you gonna handle those factors. Mm-hmm. At para maiwasan din na maramdaman mo yon. So, better na makipag-usap eh. Oo. Saka you said nga pala, naalala ko sila yung nanghihinayang. Mm-hmm. Pwede. Na suddenly this girl realized na mabait naman pala siya. Yeah. Di ba yung after this guy, tapos ang dami mong na-date, uh-huh. naisip mo, oh my gosh. Eh dito sa isa, hindi ako ginugulpe, di ba? It's better pala. Exactly. Pero nung panahon na mag-boyfriend-girlfriend kayo, parang ang dami mong pine-perfect mo yung boyfriend mo. Parang ginagaya mo dun sa isa. Oo, parang gusto mo ito yung character niya and all and all. That's wrong. So binitawan mo. And then suddenly you realize after that, siya mas malala pala. Pa pala. Mas okay pa pala siya. So siguro yun yung parang ano, the man who got away. Okay. Wow! The man who got away! Di ba pwede? And you failed to make a chase. Parang sa lalaki rin, di ba may ganun exactly. kayo. The girl kami, who got away, ganyan. Kami kasi lagi may pagsisisi. Yan ang katotohanan. Ang mga lalaki kasi, we love to explore. You know? Okay. We love to mingle and explore. Mm-hmm. But minsan kasi, ganito kasi, tama yung sinabi mo kanina, ganito kasi kami. Pag lumalabas kami, parang kamukha ng ex. May ganun. Lagi kami ganyan. Oh. So you still remember your exes? Always. You don't forget? Always. Most of the time. Kaya lang, sabi ko nga sa'yo. Paano kung lima exes mo? Yung pinaka-recent naman, syempre. Yung pinaka-recent, di ba? Yung pinaka-bago, na parang okay. Sige, pag lumalabas kami, sabi ko nga sa'yo, nauna kami sa mundong ito, we always have this pride in us. Mm-hmm. Na parang, hindi ko sasabihin yan kahit kanino. Sasabihin ko lang yan, pag nakausap ko yung best friend ko, yung circle of friends, sa puro lalaki, but sa girls, bihirang ko sasabihin at hindi ko sasabihin yan kahit sa kaninong mga girls. Pero, pag lalabas kami, pare, si Blando. Pero, pansinin mo ha, pansinin mo. If you have your friend na guy na nakabibreak lang, kung kilala mo yung ex-girlfriend niya, pansinin mo lagi yan. Pag lumalabas kayo, ang unang kukuha ng atensyon niya, tingnan mo yung physical features, kamukha ng ex-girlfriend niya. Parang may kaano. Laging yun ang inahanap. May peg. Yes, may peg. Yes. Okay. Tapos, pero pag-rebound, kasama yun sa ex-girlfriend na you consider na yun ang iniisip mo? Hindi na. O yung mahal mo lang talaga? Yung minahal mo, yung nasaktan ka, yun ba yung peg mo? Yun yung lagi mong siniisip? Pwede. Pwede. Kapag, when we say, okay, when we say rebound? Iniisip? Kasi diba, ang mga lalaki, parang kunyari, when you're busy, you're just busy. No.
Minsan kahit you're working, you still think about the girl? Yes. Oh, talaga? Windang kami eh. Yung tinatawag na windang. Ah, alam mo yung windang. So hindi lang alam ng mga tao yan. Yes, kasi guys are very, first honor kami pagdating sa pretension. Ka-plastic. Oo, kasi hindi naman plastic. I mean, we're always into covering up na parang kailangan. Lalo na kami, lalo na ako, mabawa, may mga tattoo na parang, ang pangit naman pag nakagayon ako sa Diyos ko, di ba, sa office. So parang kailangan, composed, yeah, strong. Yeah. Diba? Pero nandun sa loob. Exactly. Do you feel the heaviness in your heart too? Oo naman. Oo, kasi girls, ganun eh. Kaya, pero balik na talaga tayo, kasi ang babae, the moment mangyari yung pain, kaya nag-break, ganyan, iyak agad, ngayon na. Reaction talaga, no? Oo, instinct ngayon yun, agad. Instinct oo, yun. Kayo, parang yun yung sabi mo. Oo, ilang yan, pre! Labas tayo! Pero once na we're alone, pare, tawagan mo naman ako. May ganon. Yeah. Humingi ka na ng help. That's why, minsan nababahan ng text yung ex-girlfriend galing sa lalaki. Text, saan ka na ngayon? Saan ka na? Ano ba? Dinadaan pa sa drastic move na, pag di ka sumagot, pupunta ka dyan sa inyo. Mga ganun bagay, di ba? So, kasi ganyan kami. Once na wala nang nakakakita. Yeah. Siyempre, pupunta na kami doon sa point na saka kami makikipag-usap doon sa girlfriend or ex namin. Saka kami ko-contact. Okay. Kasi wala na nakakakitang iba. You know? Pag humupa na. Yan. Wala nang audience, kumbaga. Nakakansaw sa amin na, uy! Bumalik siya. Sabi mo lang, di ba? Pagtahimik na ang kabehas na. Guys are like that. Okay. Ang babae naman kasi, parang gusto nila kagad immediate yung action. Ganyan na naman kayo eh. Nag-break tayo ngayon, balikan mo na ako mamaya. Ganon. Alam mo, gusto ko yung ganyan. Yung ganon kagad. Oo, ako yung rin. Parang, okay, sige, nag-break tayo ngayon. Ang hirap eh. Di ba? Bakit ba magpapakahirap pa tayo? It's such a stupid thing na bakit nagkakahirapan na time is so precious. Exactly. So yung tipong mga 1 week kayong nagkasamaan ng loob, 2 weeks, sayang yung panahon no, na pwede namang masaya. According to the book na nabasa ko, sabi nga, ang buhay daw hindi pahabaan. Ang buhay daw pa sa harapan. Eh what if namatay na ako mamayang gabi? Ayun na nga. Diba? So habang buhay mo nang dala ang isang bagay na hindi natapos ng masaya. Correct. Diba? Ako ganun, parang naiinis ako na parang okay kung ganyan kakaarte. Bahala ka, basta ako mag-enjoy na lang ako. Eh, parang okay. Sayang oras ko eh, diba? Ang mali ay mali pero naitatama. Tama? Mali. Diba? Diba? So bakit hayaan natin, ma-realize natin na mali pala talaga yung ginawa natin. Oo. Gawin natin ng sabay, itama natin yung mali na yan. Oo. O, ikaw diba? Naman ang tanongin ko. Kasi diba parang pinag-uusapan, why can't you move on? Diba? Yung babae. Okay. Sa lalaki, anong pwedeng reason na hindi kayo makamove on? Bakit hindi kayo makamove on? Kasi hindi namin matanggap yung reality. Hindi nyo matanggap ang reality? Na nagkamali kami. Okay. Aminin na natin, guys. O, diba? Sa mga breakups, kadalasan, kasalanan nyo. Kasalanan ng lalaki. Okay. Aminin natin yun. Don't be a coward. Oo. Aminin natin yun. Ang isang matapang na lalaki, umaamin na kanyang pagkakamali. Correct. A real man. So, ibig sabihin, once na natanggap, kasi, alam mo yun, pag hindi bumalik sa iyo yung babae, ibig sabihin, hindi niya natanggap yung magkakamali. Habang buhay mo nang dala yan. So, kunyari ba, ang babae ay hindi bumabalik, anong tingin nyo doon? Kunyari, ang babae, nag-break kayo, hindi na nag-communicate at lahat-lahat. Uh-huh. Anong feeling mo doon? Pero bago mo sagutin yan, tayo mag-break muna. Ang oras po natin ngayon ay 2:50 p.m. na po. This time check's brought to you by IQOO. Get cool with IQOO. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumunok sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, kilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810.
8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Trimedia Pro Incorporated. This program is brought to you by Skin Perfection. Perfectly delivered results in just 28 days. For inquiries, call 654-5890, local 8021. All the ladies in the house, oras na sa usapang babae. Dito sa Girl Talk, narito ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Girl Talk. Oh, nandito pa rin po tayo sa Usapang Babae. Ako po si Pelita Peralta Uy. Para sa, ito nga, sa show na Usapang Babae, nakasama ko si Tolis at amin nga pong topic ngayon ay bakit ba hindi maka-move on? Diba? Kahit alam mo naman ang mga pwedeng gawin para ma-divert ka, may diversion ka, lahat-lahat, pero hindi ka pa rin maka-move on. Wow. So, yun ang aming subject ngayon. O, eto may nag-text. Mm. O, kita mo, kino-confirm niya kanina. Ang ano niya is Alexis Grace Andrade ng Marinduque. Tino, wow, lapit lang ha. O Marinduque pwede na tayo. Pwede lang mo yun. Matakit ha, meron tayo sa iba pang probinsya. Yeah. Okay, Alexis Grace Andrade ng Marinduque. Paano mag-move on? Ibinaba mo na nga yung, paano ako makaka-move on? Ibinaba mo na nga yung pride mo para maibalik yung relasyon nyo. Uh-huh. Nag-e-effort ka na nga na bumalik siya sa'yo. Uh-huh. Pero para sa kanya, baliwala lang. Ouch. You've been rejected. It really hurts. Tapos naka-exclamation siya. That really hurts. One reason po why the girls can't move on from your ex-BF. Wow. So yun yung sinasabi ko kanina. See? Yung sabi mo, you bakit know, hindi kayo bumalik? Ba't hindi kayo bumalik? Because napaka-risky. Ito na nga. Napahiya. Napahiya ka na, nag-effort ka na, so nagpatong na. You know what? That girl needs revenge. Oo. Oo, di ba? Dalawa na sila, si Rosalie, tsaka si Alexis. Grabe. Masakit eh, di ba? Exactly. Oo. Kaya, boys, kayo ang babalik. Because ang girls we will try. Oo, kasi ganito, okay. One character ng male, ha? Isipin mo, kung matalinong babae ka, bakit ikaw maunang bumalik? Number one, ang lalaki kasi, sila yung tipong alam mo, more of logic, diba? More on ano kayo, objective kayo. So parang lagi ganito, may bakit. Kayo ang tipo, na literal kayo. What you see, what you get, eto ko. Pag gusto ko, isang babae, liligawan ko. Exactly. Hindi ako aalis, paglalaban ko. At the point na hindi siya bumabalik, then the girl must think, hindi siya bumabalik. Whatever reason it is, because hindi enough para balikan niya ako. Wala pa realization. Oo, dahil ang lalaki, kung gustong bumalik, gagawin lahat. Yan kayo eh. Ang babae, emotional. We can say, I don't like it. Ayoko na. Ang tapang mo. Pero once makita mo yung lalaki, lumalambot. Kaya nga may tinatawag na nasusuyo, na unang kita, hindi naman nagustuhan, pag niligawan, sinasagot, nade-develop. Kaya may term ang babae, nade-develop. Diba? Pero mga lalaki, diba, minsan? Kaya naman minsan, ayaw namin bumalik. Or, nagtatry kami bumalik, kaya lang napipigilan kami. May mga babae kasi na, ang daming nasasabi. Ito may tanong lang ako. Lahat ba ng mga babae na nagsasabing, wag na, ayoko na sa'yo, totoo ba yon? Hindi. Kasi galit lang? Hindi. Actually, most of it is pwedeng totoo. Kasi usually naman ang babaeng ayaw na, hindi na nila kailangan sabihin yun. Actually, they'll be friends pa nga na parang, sige, pag-usapan na natin, they can joke around. Pero yung babaeng parang, ayoko na sa'yo, ito ang daming sinabi. Hindi na kita mahal. Oo, malamang pero, hindi. So malamang mahal ka pa niya. Oo, gusto ka pa niya. Hindi ka lang talaga bumabalik kaya naiinis. I see. Well, ito. Ang naniniwala ko, mga babaeng, alam mo yung dakdak ng dakdak. Yun nga, parang scorned woman, na walang ginawa sa'yo kundi huwag ka paligayahin, gusto maging miserable ka, gagawa siya ng paraan maging malungkot ka. Mm-hmm. I think those are the women, talagang hindi makarecover. Na parang sila yung bitter. Oo, kasi yung world niya, nasa iyo pa eh. Sa dami mo pwedeng gawin sa mundo, bakit ka nakafocus sa kanya? Diba? Tama yan. Katingin ko yun yung mas matindi. Same as on our part ng mga lalaki. Ano? Kaya minsan din kayo makamove on kasi minsan na-realize namin, kumbaga pag nag-break tayo, parang naisip namin, hey, you're a wifey material. Mm-mm. Bakit pa ganyan ang ginawa ko? Uh-oh. So parang hindi kayo makamove on hanggang sa hindi na ito ang gapin ng babae, diba? Hindi na in-entertain, so habang buhay na namin pinagsisisihan yun. Now, That's why may mga lalaki ng Google pinang asawa
Kasi dahil ako gigil, bakit, nagigil. Dahil hindi naman talaga yung wifey material niya. Kasi parang ganito, my wife is married to another man. Exactly. Yun ang ginano mo. Yeah. Parang ito sana yung asawa ko, pero kasal siya sa kaya iba. Mo ginugulpi, hindi naman talaga yung asawa ko eh. Kaya galit na galit. Di ba? Parang ganito, ba't na ikaw ang kasama ko? Di ba? Galit na. So, may big factor talaga. Uh-huh. Yung mga ganun bagay. So, do you believe that a man, meron talagang one great love? Yes. Ay, yun na yun. Meron talaga. Meron ito talaga. Pa pala, isa sa mga factor din siguro. No? May dagdag ko lang. Let me add on that. Na parang, kaya ka hindi ka makamove on. Both sa woman and man. Yung family. Yung ay, his yes. family or her family adores oh, yes, you. Yes, yes, yes. Na parang, oh my goodness. I love your family. I can't detach myself. Parang correct, ganun. Correct. Hello. Yung correct nga, no? Yung parang napamahal na sila sa'yo. Exactly. And then suddenly, magsa-stop. Parang ang hirap noon. And then you started that's building. The worst. Oh, at saka yung building castles in the air na kayo. Exactly. Parang talagang ito parang magaganto. Nakita mo na yung sarili mo sa taong to in the future. Na parang ito ako na siya. Tatawag na nanay sa nanay mo. Oo, oh, tapos parang ang dami niyo nang inisip, ganyan-ganyan, nag-isip ka na nag-isip. Tapos biglang, oh my gosh, isang araw in one click. Tak- wala na. Na parang I will be the one painting that gate red. Oo. Oo, at saka ganito yung ano, pagluluto ko siya ng ganito, ganyan. Oh. Tapos biglang, and, My car will be on this parking area. Oo. Itatanong ako sa'yo, kunyaring ex mo, kasal na. Mm. Ngayon, biglang, okay, ito yung pinaghinayangan mong babae. Okay. Na parang sana gusto mo. Tapos nakita mo siya ngayon, happy siya sa life niya na married, ganyan. Anong feeling nun? Pagsisisi siyempre. Hindi naman pagsisisi, that's unfair sa kung ano mang meron o kung sino mang meron ako ngayon. Di ba? Mm-hmm. Pero, hindi may alas bilang tao sa akin na mag-isip na, oh my God, dapat ako na lang yung nasa part na yun. Kasi, kung ako din naman ang nakasama niya ngayon, maaaring hindi siya ganyan kasaya eh. Exo-o. Di ba? Pero masakit. Of course. That really hurts. Kunyari ganito, di ba? I'll hang myself because of that hurting. Kasi di ba sasabi mo, kasi yung isa pa pwede rin na parang ang lupit sa babae siguro na kaka-break mo lang, umiiyak ka. Tapos yung lalaki nga, as you said, ma-rebound, di ba? Exactly. You look for diversion. Uh-huh. Tapos makababalitaan mo na lang na may mga ka-date na siya, tuloy-tuloy, ganyan habang ikaw umiiyak. Di ba ang hirap din nun? Yeah. Kayo naman, okay, pag nalaman nyo ngayon yung ex-girlfriend nyo, biglang may date na, what do you feel? Nasagasaan yung ego ko. Sakit. Oo. Kahit na hindi mo na siya gusto. As in, oo oh naman. Basta pero siguro, may saglit lang. Okay, i-differentiate natin. Uh-uh. Sa isang babae na mahal mo, na yun ang gusto mo, nalaman mo bigla may boyfriend na siyang bago. Yung nalaman lang ah, uh-uh. Hindi nakita. Oo, uh-uh, nalaman. Okay lang siguro, yung nalaman. Oo. Uh-uh. Wag lang nakita. Pag nakita, iyak. That's a different thing. Iiyak ka? Impulsive kami mga lalaki, egoistic kami. Anong gagawin sa usuntok yan? Diba, yung mga ganun bagay na. Ah, uwayin. Yes. Hoy! Oo, pero pag nabalita mo, uy, alam okay mo, si ganito yun. May boyfriend na, iyak ka lang. Hindi. Konti lang. Ay, konti lang. Okay. Tapos, inom tayo, pare. Ayun. Again, hindi ko namin sasabihin kung bakit anong dahilan ng pag-iinom na yan. Basta gusto mo lang uminom. Yeah. And you will pretend you're okay. Exactly. O, basahin ko na itong isang text, baka magtampo naman. Ano? From, text, oo nga, kasi pag babae talaga usapan, di ba? Next time nga, I'll invite yung audience lang. Alam mo yung tipong ano, nandito talaga sila. Uh-oh. Okay, the last number is 4598. Mas hinahabol ng lalaki ang mga babae na graceful after the breakup. See, that's what I'm trying to say. Yung sinasabi ko rin kanina, di ba? Na parang, okay, sige, parang di apektado. Oo, hindi naman sa hindi apektado. I think maganda rin naman na malaman ng lalaki siguro na hindi ka naman parang naglaro lang. Diba? So, ibig sabihin, pero hindi ka nagwawala. As a conclusion, mas pretensyo sa babae. No naman. O karakter niya na hindi siya nagwawalang tao. Hindi mo ako kailangan makitang gumagapang sa sakit na parang lalasing ako araw-araw, magnawa one night stand ako sa isang lalaki, makikipag-date ako just to show you I'm okay. Yeah. Diba? Yun ang mas karespe-respetong babae. O sige, sa pag-end po natin ngayon, dahil sa nag-ano na, sinasabihan na ako, ma'am, stop it. At nandito na po si Mr. Rodel Ocampo na maraming balita sa Star Awards. Tolis, maraming salamat. I enjoyed my pleasure, it. My pleasure. Oh my gosh. And I think all our listeners enjoyed it. So sa mga babae po, ito lang po masasabi ko. Huwag ho kayong matakot na sinasabi niya hindi ka makamove on. Mm. Kasi po talagang lahat naman natin nararanasan yan. Ang importante lang po ay huwag tayong magwawala. Diba? Yeah. At kung ano man nararamdaman natin, accept natin, huwag nating pagtakpan para mas madali tayong makamove on. And you should be thankful na minsan sa buhay mo, naranasan mong minahal at magmahal. Yes.
And for sure, you'll be stronger. And one day, you will just you will just think about the past. Na mapag-uusapan mo all the sweetness, all the pain, all the tears and the joy. Pero wala ka nang nafe-feel na anger. Wala ka nafe-feel na hurt. Wala ka nafe-feel na mga bitterness na ganyan. Dun po natin malalaman, recovered na tayo. We have moved on. O, diba? Okay, marami pa salamat. Hanggang bukas po ulit. Ito po si Pilita Peralta. Uy, na nagsasabing, have a great day, everyone. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. This is VOA News, brought to you live from VOA.